Sa unang tingin, mapagkakamalang isang foreigner ang 13 anyos na si Loribel Atig. Sa unang tingin, mapagkakamalang isang foreigner ang 13 anyos na si Loribel Atig na kalahating matigsalog at kalahating ubo-manubo dahil sa taglay niyang kagandahan. Unang nagtrending si Loribel matapos maipost ng vlogger na si Pugong Biyahero ang kanyang mga larawan at doon humakot ng libo-libong papuri ang bata. Ito ang dahilan kung kaya nilusob ng Brigada Team ang tinitirhan ng batang binansagan ng mga netizens online na Barbie doll sa sitio Taloytoy, Barangay Malabog sa Davao City. Napag-alaman ng team na sa likod ng magandang mukha ay natatago ang tunay na sitwasyon ng pamilya ni Loribel na salat din sa buhay dahil sa kahirapan. 7 silang magkakapatid at maagang iniwan ng kanilang ina. Ayon kay Loribel, pangarap nitong maging engineer upang maiahon sa hirap ang kanyang pamilya, kaya porsigido ito sa pag-aaral kahit na maglakad araw-araw sa matarik na daan na 5 kilometro pa ang layo mula sa kanilang bahay. Hindi rin umano maiwasan ni Loribel na mainggit sa kanyang mga classmates sa mga bagay na meron sila na wala siya. At nasasaktan rin umano siya, lalo na sa mga panahong halos hindi sila makakain. Usahay may buko kay, sila kompleto gamit ako dili. Eh wala yung tarong ginikanan kaya nabulag ba akong mamang papa. Wala may kanang sakyan tapos wala may kanang wala yung bugas sa sahay. Usahay po mga saging. Saging nila yung mga taon. Nakausap din ng brigada si Lando, 21 anyos, kapatid ni Loribel na sa murang edad napilitan na umanong magtrabaho simula pa noong 13 anyos pa lamang siya. Ay, ikaw sir, wala mo pangarap para sa iyong kagalingon? Naman, pero mas gusto dyan ako makahuman akong mga egsoon kaysa ako. Kaya ako, kaya murag ako naman gudit selbi nagkuhan sa ilahagod. Kaya si Papa naan mo ilang pamilya po. Ayon kay Lando, naging house helper na siya sa Davao City upang makatulong sa pamilya. Dagdag pa nito, napapaluha na lamang umano siya tuwing hihingi ang kanyang mga kapatid na hindi niya maibigay, lalo na kung mga pangangailangan na sa kanilang pag-aaral. Di man ako usay mahatag, mau ihilak na lang ako, di jud kaya nga. Ako ray manginabuhi kay daghan jud kog igsoon jud. Okay, ako na lang may kuan murag magulang nila nga wala pa na minyo. Kay ang uban na minyo naman ang duha. Ayon naman sa ama ni Loribel na si Rolando Atig, tanging pangarap nito sa buhay ay mapaaral ang kanyang mga anak dahil mahirap umano ang walang pinag-aralan tulad niya. Kaya ito nananawagan sa gobyerno upang sila ay matulungan. Ngayon sila ang mga requirements na mo, huwag ikatatago ang kuya trabaho. Gusto nito na kung na ay mga katabang sa kuha, upin ako ang mga anak, ma-eskalaro na ko. Huwag kaya yung pa-eskoy lagi. Nakatiwas. Gusto yung parparya sa mo, huwag may grado. Sa likod ng mahirap na buhay, hindi naman salat sa pagmamahal ang magkakapatid at umaasang makakatulong sa kanila ang pag-trending ni Loribel sa social media dahil sa kanyang kagandahan. Ang kwento sa buhay ng nag-trending na si Loribel